na yung ilalagay mo doon sa mga balag. Matigas. Ang puyo pagsasalahin niya sa ibabaw. Nauna pa ng sitaw yung kabay ng munga, no? Tagal ng munga ng kabay na yun. Yun, nabiyak na. At ilang hati pa yan? Yung isang maliit, dalawa, tatlo. Mga kapudi, dito po nakahuli si Mr. ng dalag at ayan, may pumapasag po. May nakita po ako isang maliit. Hindi ko po alam kung maliit na bulig yun or yung liwalo. Ayan, may pumapasag po. So yan, habang nag-ano ng balag si Mr. narinig ko may pumapasag-pasag. Pero piling ko maliit lang. Ay, ayun na yun. May gumagalaw doon. Oh. Ayun. Ayun. Swerte niya pag hindi nakain ng baby to. Ayun, may pumapasag. Yan, hinahati na po niya yung kalahati ng kawayan. Tukot mo dito sa puno, oh. Puno ng kuyabano. Doon o, yun o, para ma-ano. So yun mga kapudi, nilalagay na po niya yung mga tinaga niya na kawayan sa ibabaw para yung po yung magsisibling balag po ng ating ampalaya pag gumapang. Antay lang po niya medyo lumamig para po malamig po sa gawi po na yan. So yan na mga kapudi, mabubuo na ang ating balag. Ayan. Dagdag dilim din po yan kung magkataon. Yan, dito po natin ilalagay yung lat para po sa ampalaya. So, dito po natin ilalagay yung pechay. Yan. Dapat pala dito na lang din sa tabi nito yung ano, yung mustasa. So, pagkaalis po natin sa lalagyan ng mga pechay at mustasa, ang ipupunla ko naman po ay yung labanos at saka yung pechay, ano,
bok choy. Yun naman po ang testingin natin. Ayan, masarap ang bok choy sa may sabaw. Masarap din igisa. So, habang gumagawa muna ng balag si Mr. Check natin yung ating mga pananim. Ayan. Nakakita po ako ng sitaw. Ayan. Meron na naman tayong mga ani. So, kapo may naani si Mr. Nilagay namin sa sinigang na Tagalog na manok. So, kunin ko na. Ayan. Dalawa. Hindi po ba? Tapos, update ko kayo uli sa mga kamatis. So far, so good. Ayan, papalago mga kapudi. Kita nyo ba? Ayan, ito. Laki na, oh. Ayan, papalaki na mga kapudi. Ayan. So, yun, napanood ko nga sa balita mga kapudi. Yung daming nasayang na kamatis sa gawing benggit po ba yun? Toneladang kamatis. So, mayroon po kasing mga hindi raw po na bumibiyahe dahil lockdown. So, instead daw po na ipamigay nila, pag pinaani nila ay magbabayad pa nga naman sila ng tao per 500 per head. So, yan, may buhay na uli Ate Sili. At ang ating dayap. Ayan, wala na po yung nakita ko nung nakaraan. At nakabuti po yung ginadgad na natin yung mga balat, tapos minatamis na natin. Ayan, na-preserve pa po natin. Ayan, mga kaputi, sarap ng hangin, no? Ayan, yung po kabay natin, mga December pa raw po yata mamumunga to, eh. Ayan, medyo matagal po pa talaga ang pagpapabunga ng ating mga kabay. Pero meron na siyang mga bulaklak. Ayan. Ayan, umalago. Ganda ng daon niya. Ayan, wala po nung ilang beses kami nag-spray ng Simbus. Yan, wala na po yung mga kagat-kagat ng mga insekto sa dahon. At update ko naman kayo mga kapudi sa, ayan, mga kambing. Ayan. Malis tuloy yung nakita ko. Ayan, kakain pa sila. Ah, ito po nakikita yung yero dito. Ayan. Binili po sana namin yan nga. Ibabakot po sana dun sa hangganan ng lupa. Kaya lang ay hindi ko lang po alam kung kailan pa yan. Dahil ito po, nagdagdag pa si nanay ng mga bakal. Matagal na po ito, binili po niya yan sa bakal boti. So, balak niya ay patutulos po dito sa bawat pagitan dito sa may likod. At baka po lagyan ng it's either alambre or cyclone or matting. Mayroon po kasi yung may nakikidaan po dito. Minsan may nakikidaan po, eh. So, kahit na may mga gamit ka dito at may nakikidaan, minsan napapakailaman po. May mga tao po, alam nyo naman na kahit hindi ka nila, pagka nakita, sobrang tuwa ay inukuha. Tutuwa lang sila, ganun. Naligaw yung isang kambing. Siguro umuwi na, naiwan siya. Andun sa likod. Ayan, umiiyak yung kambing. Hindi niya makita yung mga kasama niya. Andun sa likod ng kubi mga kambing. Ayan. Ayan, ayos na, para itatali na lang. Lahat ba ng mga sinabi niya sa akin kanina, narinig mo? Ayan, inaayos po niya. Ina-interrogate ba talaga si Kuya sa mga oras na ito? Totoo ba yun? Oo, ganun na nga. Pag binigay ko ang pangalan ng lahat, ang kaso ni Yunjo, pabubuksan mo ba ulit? Ayan, nakita na niya, iyak siya ng iyak.
Nauwi na siya sa mga magulang. Yan mga kapudi, papunta ako sa likod dahil habang nasa taas ako at gumagawa si Mr. ng balag, nakakita ako ng mushroom uli. So, hindi naman po ito yung ano po, yung tengang daga na mushroom. Ito po ay puti. So, ang dami niya. Kita ko lang sa ilalim. So, hindi pa umuusbong yung kinuhanan ko ng ano, ng tengang dagang mushroom. So, tingnan ko po itong ito. Ay, ito. May kambing. Pakita ko ha, mga kapudi. Ayan, hindi po yung kambing. Ito oh. Oh, paraan mo na mga alagang kambing. Ayan oh. Wow. Wow. Diba? Wow na wow. At hanggang dito sa ilalim. Uy, ayun o. Ito po, excuse po. Ayun o, ganda. Ayan, ito pa po siya. Ayan o. Kunin po natin at ayan. Ito po ay puno ng malunggay. Oyster, mushroom kaya ito. Diba? Pero, ano po siya, yung ano, hindi po tayo nagpunla. Kusa po siyang tumubo. O, diba? Kaya lang, nakakatakot po kasing kumain ng mushroom, lalo't hindi natin kapsado kung nakakalasong ba o hindi. So, ito naman ay babalik na rin ko. Ayan. Ayan mga kapudi, ito na oh, oyster mushroom nga oh. Kaya lang ano po siya, natural oh. Wow, ito pa, uy, nilibring pala ka. Ito, uy, malanggam dito. Uy. Ayan o. Charan. Ang dami natin nakuha. So, kuha ko ng dahon na to at dito ko ilalagay yung mushroom. Ayan, dahon po to ng it's either cacao or kape. Coffee. At, ayan, meron pa dito isang tumubo o. Ayan. Kaya, ayan. Kung hindi yan kalabasa, eh upo, patola, ganyan. Oop, ayan. Papagpagan po natin mga kapudi. Ayan. Wow. So yan mga kapudi. Ayan, tapos na yung balag. At ngayon naman, ay ayan, humuhukay na si Mr. dito ng lot para sa ating ampalaya. Yan, padiretso. Asa ito, lahat na to diretso sa ampalaya. Kapalan mo na hanggang dito. Pare kalahati, ampalaya, kalahati, mustasa. Pantay mo na dun, oh. Dun sa pechay. Diretso po yung pagpapala niya ng makabuo siya ng isang diretso na plat mga kapudi. At nandito ako para kunin yung tapos na plat. Lubid na maliliit para yun po yung kailangan buhay yung bihag. Ano? Ayaayos niya diyan sa plat. So, ito po mga kapudi yung gagamitin ni Mister. Gusto mong malaman sa gawa ng balag mga kapudi. Yan. So, ayan mga kapudi, tapos na po yung plat. Op, at ayan, ibigay ko na to. Ayan, pinapakain muna ni Mister yung mga bibi mga kapudi. Ayan, at palubog na yung araw.
Gagawin, titignan ko diretso. Diretso. Siyempre, tatalihan mo pa naman sa magkabilang gilid dyan eh. Di na lakawayan din ang nilagay mo kaysa bakal. Kukunin ko na yung mga ampalaya at ililipat ko na. Ha? So, mga kudi, kunin natin yung ayun, dami ng palaya oh. Parang mas maganda dyan yung ano oh. Magkaganon. Nako, ito po pang gagawa natin. Masyadong mabigat, hindi ko kaya hilahin yung ano. So, pasa isa. Ito, ito muna kunin natin. Hanggat daw po, maliit pa lang yung ugat, ay idipat na natin. Siyempre, isama na natin yung lupa. Uy, parang meron pa isa, oh. Ayun, oh. Eh, meron pa isang uusbo ngayon, oh. Oh, wala matot, kakamayin ko. Yeah. Oh. Yo. Yeah, lagay mo. Okay. Yan, lagay po natin dito mga kapudi yung isa. Ayan, nilaluan na po ni Mr. ng ano yan, ang dumi ng kambing. Yan, magsabon na lang tayong mabuti. Ha? Di maglagay pa na isa rin. Kakapangan dyan yan. Yan, mayroon chocolate. So yan, advice po sa lahat. Pagkatapos maglupa, magsabon ng kamay. Ito, basta rito. Diba? Alangan, lagyan mo ng ano yan, harang. Pag biglang nakawala na ng may bibi mo, gasak yan. 1-0 mga kapudi. So, ito na yung pangalawa. Oh. So, yun mga kapudi. Ayan, nakatapos na tayo ng isang hilera. So, sana ay ililipat namin sa ibang lupa. Hindi siya pwede doon dahil pag malakas ang ulan ay malulunod. Yan, medyo mababa na po doon. So, sabi ko po ay dito na lang. Para isang ano na lang po sila plat at isang ano na lang sila balag. At yun po pechay at mustasa, hindi pa po muna namin ilipat. Medyo hantayin pa po natin siguro ng mga ilang araw bago natin ilipat para medyo mas malaki na siya. So yun mga kapudi, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Thank you very much po sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta. Ayan. At sana po ay patuloy po tayong ingatan ni Lord at iligtas sa anumang sakuna at sa COVID-19. Patuloy po tayong magpalakas ng katawan at stay at home lang po kung wala pong gano'n tayong kailangan bilhin sa labas. So yan mga kapudi, hanggang dito na lang po. Thank you very much po sa lahat. Bye bye po, God bless. Ingat po at sana po ay bigyan pa po tayo ni Lord ng karagdagang kalakasan para sa araw-araw. Bye bye po, God bless.